Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, guys. Let's go! Samantala, nakikipag-ugnayan na raw ang ating bansa para sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon naman sa Japan sa buwan niya ng Pebrero. Sinabi ni Pangulong Marcos na agad daw niyang tinanggap ang paanyaya ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida na bumisita sa Japan sa kanilang pagpupulong sa sidelines ng United Nations General Assembly sa New York noong buwan ng Setyembre. Isasagawa naman daw ang pagbisita nito sa Japan pagkatapos na ng kanyang scheduled attendance sa Economic Forum sa Davos, Switzerland ngayong buwan. Sa ngayon, nakikipag-usap na raw ang Pilipinas sa Japan para itakda din ang petsa ng pagbisita doon ng Pangulong Marcos. Pero base raw sa tentative date, posibleng isagawa ito sa ikalawang linggo ng buwan ng Pebrero. Si sentro naman daw ang pagbisita ni Pangulong Marcos pagdating sa economic security. Ayon pa sa Pangulo, marami raw concerns ang Japan sa regional security at nakikita nila ang Pilipinas bilang mahalagang bahagi para mapanatili ang seguridad sa Indo-Pacific at sa may Asia-Pacific regions. Tatalakayin din umano ang pagbibigay ng bansang Japan ng grants at aids dito sa Pilipinas. Sa mga maiinit pang balita, samot saring reaksyon ang mga senador sa pag-absuelto ng palasyo ng Malacanang dito pa rin sa apat na opisyal na iniuugnay sa kontrobersyal na pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Ito ay matapos na ibasura nga ng Office of the President ang kasong isinampal laban kina dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, itong Sugar Regulatory Administration Administrator na si Hermenegildo Serafica or Hermenegildo Serafica at mga board members po na sina Roland Beltran at Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Sinabi po ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na sang-ayon sila sa desisyon ng Office of the President. Naging objective lamang daw anya ang tanggapan ng Pangulo sa pag-absuelto sa apat na opisyal. Natutuwa rin ito para sa apat na opisyal para mabigyan sila kasama na ang kanilang mga pamilya ng pagkakataon na malinis ang kanilang imahe at reputasyon. Habang sinabi naman ng isa pang mambabatas na ang clearance ng apat na opisyal ay hindi nakakaapekto sa panel report ng Blue Ribbon Committee. Matatandaan na noong Setyembre ng nakalipas na taon, inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kaso laban pa rin sa apat na opisyal ng Sugar Regulatory Administration at Department of Agriculture kaugnay pa rin sa sugar import fiasco. Inirekomenda rin ng komite ang pagsasampa sa apat na opisyal dito pa rin or pagsama sa apat na opisyal sa Immigration Lookout Bulletin. Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa social media ang Tio Manoy balitang sa laki ng isyong bumabalot sa kasong pagtumba sa kilalang broadcaster na si Percy Lapid Mabasa. Hindi na malaman ng marami sa ating mga kababayan kung sino ang paniniwalaan sa mga nagsasalita ukol sa kaso ng magkabilang kampo at may samutsaring akusasyon. Katulad na lamang sa namamagitan kay suspended Bucor Chief General Bantag at DOJ Secretary Rimulya, ang testimonya ng sumukong suspect na si Joel Escorial ay talaga namang isa sa pinakamatibay na basihan para masabi na 95% ng solve ang kaso. Subalit tila may pangyayaring hindi inaasahan ang mga investigador. Dahil isa sa mga sinasabi o tinuturong middleman ay tikom pa rin ang bibig at walang balak umano na makiisa sa ginagawang investigasyon. Ito ang marahil isa sa mga dahilan kung bakit naantala ang preliminary investigation. Ito rin ang nagpapatunay na hindi lahat na pwedeng mangyari ay hawak ni na DOJ Rimulya. Ito na kaya ang magiging dahilan para mahirapan ang mga otoridad na patunayan si suspended Bucor Chief General Bantag na ang mastermind sa pagtumba di umano kay Percy Lapid. Samantala, hindi rin maiwasan ng marami sa ating mga kababayan na isipin na lang na ang lahat na ito ay scripted, bagay na hindi naman kinontra ng dating PCO Secretary na si Atty. Trixie Cruz Angeles. Sa kanyang live broadcast, pinaliwanag din nito na ang taong tinuturong middleman ay ang naghain din ng kanyang depensa at sinasabing wala siyang kinalaman sa kaso at hindi niya kilala umano si Joel Escorial. Bagay na magpapahina sa pahayag ni Escorial kapag ito ay napatunayan ng nabanggit na middleman. Narito naman ang inaingat komento ng mga netizen kaugnay sa balitang ito. Ang ayaw ko sa ginawa ng DOJ, DILG at PNP ay yung hinusgahan agad na si General Bantag ang mastermind. Wala pa namang sumpina, pa-surrender na,
wala pang hearing, mastermind na. Kung may kasalanan si General Bantag, so be it, but with due process of law. Pero sana imbestigahan din si DOJ Secretary Rimulya sa maraming aligasyon ni General Bantag sa kanya. Dahil kung hindi, ay lalong matatamin sa isipan ng marami na totoo ang bintang sa kanya. Dahil nga wala pa siyang sinagot sa mga ito, what's better now is to step down from your office at umpisahan ang investigasyon. Kung si Bantag ang sinuspindi nyo, parang walang maging kamay, siya dito. Tapos ikaw, Secretary, dapat ganun din. Ang daming nagsisipaglabasan na sa dahilan ng pagkamatay ni Ka-Percy. Lalong gumugulo at nalilito na ang masa kung sino ang paniniwalaan. Kahit paikot-ikuti nila ang kaso, naniniwala akong lalabas din ang totoo at magkakaroon pa din ng hustisya ang pagkamatay ni Ka-Percy. Yan ang hirap sa scripted. Oo nga naman. Pagkaano kasi hindi natin inaasahan, may mga ano, may mga things kasi, you know, in instances, I'm not saying that this has been staged, pero may mga cases na ganun na, parang moro-moro siya. Ang problema sa ganyang moro-moro, hindi niyo nakokontrol lahat. And therefore, halimbawa, itong si Mr. Bagotto, posibleng inaasahan nila na aamin na lang ito or na ma-overwhelm siya or matatakot siya to do anything except to admit what he's being accused of. In this case, tumanggi. So, since sinabi niya, kinontrovert niya yung akusasyon, ibig sabihin, kailangan pang patunayan yan. Now, bakit sa tingin ko may problema ito? Ngayon, ang nangyayari sa ano, dito sa preliminary investigation, kung sakasakali, baka hindi nila ine-expect na mag, ano, meron parang ang feeling ko, merong mga tao na hindi nila ine-expect na mag-file ng counter-affidavit si Bagotto at saka mag-deny. Kasi halimbawa, dun sa kaso nung ni Juanito Remulla, anak ni SOJ, ni Secretary of Justice, hindi na po siya nag-file ng kanyang counter-affidavit kasi ilalaban na nila sa hukuman. Hindi na sila mag-aaksayan ng oras sa preliminary investigation and hindi sila aakyat sa Department of Justice nang sa gayon hindi mako-conflict of interest si Secretary. Okay. Sabi ni Ursula, daming dagdag na moro-moro. Hindi naman natin sinasabi na moro-moro. Although, nire-respeto ko talaga yung mga ano ninyo, yung mga observations ninyo. Tsaka nakikita namin na ang daming katanungan. So, this is an opportunity na ipresenta natin at maliwanagan yung iba tungkol dito sa proseso ng paglilitis. So, now makikita natin dito sa preliminary investigation, mayroong ano, may reklamo at mayroong counter-affidavit na pinipresenta. So, affidavit, counter-affidavit. So, titignan po natin kung isusumiti na ito directly sa prosecutor after all the counter-affidavits are in, posibleng sumagot ang reklamo, ang nagre-reklamo dito o yung mga nagre-represent dito kay Escorial. Then we will see. Diba? Ibig sabihin niyan, hindi sila kampante na aakyat sa hukuman kaya sasagot muna sila dahil baka matindi yung, ano, yung denial ni Bagotto. Bakit posibleng matimbang yung denial ni Bagotto? Ito, this is interesting. Kung kunwari, mayroong defect or may kakulangan yung sinasabi ni Escorial, yung pagtanggi ni Bagotto magiging matimbang. So halimbawa, maaari niyang sabihin na eh hearsay lang yan, eh, hindi naman yan admissible. Pag umakyat tayo sa hukuman, hindi mo rin magagamit yan. Hindi yan maa-admit bilang ebidensya na ako nga ang mastermind, 'di ba? Ay ang middleman, sasabihin ni Bagotto yan. So ang tingin ko, tingin ng mga abogado ni Bagotto, kulang na kulang yung sinasabi ni Escorial kaya ilalaban nila dito pa lang sa preliminary investigation nang hindi na siya tumuloy sa hukuman. Kung mapulang sala si General Bantag, may pag-aasa pa ba siyang makabalik sa Bucor? Well, medyo malabo po yon, kasi tulad nga ng sinasabi natin, ang appointment po sa Bucor, yung pamunuan ng Bucor ay appointed by the President. At ito po ay base dun sa kanyang discretion at saka trust and confidence. Co-terminus po kasi ang chief ng Bucor. Ibig sabihin, dahil si General Bantag ay in-appoint ni former President Digong, natapos yung term niya nung time na bumaba na sa pwesto si Presidente Digong. And kung nag-hold over lang siya in the meantime until may permanente na pong ma-appoint. Okay? So, yung sa pagbabalik niya, hindi natin sigurado. Ito nga yung weird na nangyari. Buti na point out ninyo yan. Si General Bantag, matagal na niyang gusto, nag-offer bumaba. Sinabi niya, according to him, sinabi niya ito,
excuse me, kay Secretary Boying. At hindi daw muna tinanggap. Diyan lang daw muna siya. So, later on, yun na nga, nagkaroon ng kontrobersiya at na-preventively suspend siya. So, preventive suspension ito, ha, hindi ito penalty ng suspension. So, during his preventive suspension, maaari naman din siyang i-replace na. O maaari na rin siyang, you know, tuloy-tuluyang mawala. In which case, hindi na siya part ng civil service. Ngayon, dahil bahagi pa siya ng civil service, dahil hindi pa, OIC lang po si General Tapang, he's not, hindi po siya yung susunod na pamunuan ng Bucor, and therefore, part pa ng civil service General Bantag. Maaari pa siyang makasuhan ng administrative cases. So, dapat nag-iingat din po siya sa mga pananilita niya. So, yun. Medyo ang dami na nagiging issues dahil nga tuloy-tuloy ang pagsasalita ng dalawang panig. Ito, sabi ni Weng, yes, napakarami po talagang katanungan, di na namin malaman kung sino po paniniwalaan. Well, kasi medyo mahirap naman po talaga na ngayon pa lang ay magdi-decide tayo kung sino yung kakampihan. Ang mahalaga dito ay close ang observation natin. Huwag bibitiwan at ipapakita doon sa mga... Ayun, at ipapakita natin doon sa mga autoridad na interesado ang publiko dito sa kaso na to at hindi ganun kadali yan mawawala sa isipan. Ito, sabi ni Sherlyn Maki, nakasuhan na ba ang gunman at na-inquest na kasi kung nasa custody pa nila ang gunman? Well, I understand. Eh, syempre, kasama siya kasi, pero witness din siya for the prosecution. So, dapat lang kasuhan siya. I understand na kasama siya dun sa reklamo at hindi na siya mag-file ng counter affidavit. Aaminin lang niya po yun. At yun na nga mga kababayan. Ano? At yun nga po mga kaibigan, dito po natatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.